Bago natin siya ipasok sa... Ah, hindi pa wala siya papasok sa oven. Iaano muna natin siya ng 1 hour. So, tatakpan uli natin siya. Nakakalipto kasi, Diyos ko. Gagawa ng tinapay. Kung wala kayong timbangan, be sure na kasi mali na gano'n ang gagawin mo pag nagtakal ka ng tinapay. Pag nagtakal ka ng flour, mali yan. Mali. Yun ang mali na way. So, ang dapat, ang right way, ganito. Salin mo. Kung wala kang timbangan na gamit, cups lang ang gamit mo. Ito yung right way para ang sukat ng iyong flour ay eksakto. Eksakto. And then, ganyan ang gagawin. Pero mas maganda sana kung meron talagang timbangan para sakto talaga yung to, saktong 1 cup. Ito yung cups na ginagamit sa dry. Ito naman ang ginagamit sa liquid. Isa pang importante dapat natin tandaan pag tayo gumagawa ng tinapay, yung paggawa ng levadura o ng yeast, kasi masyado maselan yung yeast, dapat talagang warm lang yung ano. So yan, warm na siya. Lagay mo natin yung sugar. Yung sugar, ito daw ang pagkain ng yeast. At ang ayaw naman ng yeast ay ang asin. Pagka na-mix mo agad yung asin, siguradong patay ang iyong yeast. Hindi na siya magbabubbles. Hindi na siya magbubuhay. Para masiguro kung talagang tama na siya, yun. Lagay natin siya sa ating skin. So, ayan. Okay na siya. Inaral na natin yung ating yeast. Tapos maghihintay tayo yung 10 minutes. Cover natin siya para mabilis siyang mag-rise. Try natin siyang mag-rise. Yung ating yeast ay ayan na siya, nagbula-bula na ang ating yeast, nagbula-bula na ang ating yeast. Amoy paniteriya na tayo ngayon. Haluin na natin siya. Gawin na natin kung ating yeast. Kaya na natin yung ating yeast. And then, ang ating maliliit lang kasi yung itlog, kaya dalawa yung nilagay ko. Pero kung
malalaki yung aming inyong itlog ay kahit isang large egg lang pwede na. Paalala mo nga, baka makalimutan ko yung ano, yung asin. Start na natin siyang i-mix para ganyan lang yung ating gagawin paghalo. Kaya no mixer, no problem. Kahit wala tayo, may mixer naman tayo, kaya lang, parang mas maganda kasi gawin na handmade yung ginagawang tinapay. This time, lalagyan na natin siya sa ating table. Mahirap na part ito. Yung pagmamasa. Pero malapit na siya. Natin siya, rice natin siya in 1 hour. Okay, see you in 1 hour. There ang ating dough, nag-rice na siya. At alisin natin ang hangin. Let's punch it. Para mawala yung hangin. And lasa na natin ang ating ube. Medyo mapikat ang ating piling. Thank you.
natin na break-braidan. Na break-braidan natin natin. Ayan. Ayan. Medyo lagyan natin. Hindi mo lang siya nagagaling. Ayan na siya. Braid na siya. Okay. Iaano muna natin siya ng 1 hour. So, tatakpan uli natin siya. Nakakalito kasi, Diyos ko. Nakaka-nervous kaya magawa. Ayan, takpan natin uli siya. So, ayan, kita nyo yung ano, kung gano'n yung laki yung size niya. 1 hour uli. Tingnan natin yung ating second rice. Wow! Ayun. Bro, tignan mo. Halos mapuno yung ating tray. So, ayan. Asan yung brush natin, bro? Brush natin siya lang eh, bago natin ilagay sa oven. So, itong mixture na to, pwede nyo pa itong gamitin sa susunod na pagluluto ng tinapay. So, ayan. Click na natin siya. 15 minutes, 18 minutes. Ay, tayo ating oven. Loaf bread. Ayan. Ayan siya. Ayan ang ating ube. Loaf bread. Yung butter kasi sayang naman, di ba? Naligo na siya ng butter. Lagyan natin siya ng white sugar on top. Ito yung regular lang na sugar. Sugar lang. Ayan, ganyan lang kakunti yung nilagay ko. Ayan, hope you like my video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Yes, slice na natin yung ating ube. Loaf. Loaf bread. Oh my God. Ayun siya. Mika! Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!